Pantay sarado naman ang mga pumapasok sa bansa dahil sa banta noon ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Nalusutan naman ang ating paliparan ng OFW na posibleng may bird flu. Pumanaw na po ang pasyente noong araw ng mga puso, pero gate ng DOH, nananatiling bird flu free ang Pilipinas. Saksi si Jamie Santos. February 9, nagbalik bayan ang biktimang 52 anyos na musikerong 6 na taong nanatili sa China. Nanghihina na raw siya bago pa umuwi. Pero nakalusot siya sa thermal scanner dahil di nakitaan ang lagnat. Di na sinabi ng DOH ang flight at inuwang lugar ng biktima. February 10, bigla raw siyang inubo, nilagnat at nanakitang tiyan. Kinabukasan, lumala ang sakit ng OFW kahit nagpakonsulta na. February 12, bumalik siya sa ospital pero di nagpa-confine. Hanggang mamatay siya noong February 14. Dahil sa mga pinakitang sintomas, kasabay ang mabilis na progression ng karamdaman plus the history of travel from China, coupled with the history of being exposed to live poultry, the patient was considered a possible case of avian flu or bird flu. Sabi ng DOH, posibleng na-expose daw siya sa live poultry gaya ng manok o pato habang nasa China. Ito kasi ang pangunahing paraan kung paano napapasa sa tao ang sakit, lalo't bihira ang human-to-human transmission. Pero kung H5N1 o H7N9 strain ang tumama sa pasyente o kung may bird flu nga siya, di na makukumpirma. Kahit na x-ray ng 3 beses at na biopsy examination ng OFW, ang autopsy na susi sana para matukoy ang sakit, ipinayo ng Hong Kong authorities na huwag ituloy dahil baka magkahawaan para roon. Bukod yan, na-cremate na rin ang kanyang labi. His death has ended the possibility of any transmission. Bird flu free pa rin daw ang Pilipinas, sabi ng DOH. Pero tuloy-tuloy ang kanilang monitoring at information campaign kaugnay sa bird flu. Lalo na sa mga taga-China at Hong Kong, kung saan marami nang nahawa at nasawi dahil dito. Nananawagan po ulit kami, please fill up truthfully the health declaration checklist upon arrival, yung yellow paper po. Kung merong sintomas na nararamdaman, lalo na habang bumibiyahe, agad ipagbigay alam sa mga staff natin sa Bureau of Quarantine. Volunteer your travel history to your physician. Naglabas na rin ng advisory ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa China. Mag-take ng extra precaution, no? At sundin yung mga advisories ng mga local health authorities, lalo-lalo na yung pagbili ng mga live poultry. Matagal na rin banned sa bansa ang poultry products galing China mula nang magka-bird flu outbreak. Ako si Jamie Santos sa inyong saksi.